Hi guys, I'm Yuji Miranda and welcome back to my channel. And for today's video, we're going to unbox the Huawei smartwatch Fit 2 and we're going to check if it's working with iOS and how I enable the notification. So this is the Huawei Watch Fit 2 and I think kaka-release niya lang this year if I'm not mistaken. Nabili ko siya sa mismong Huawei store for 6,499 pesos. And dito ko siya i-connect. My phone is iPhone 13 Pro Max. So let's see if okay siya for iOS 15.6. So ito yung box and buksan na natin. Actually, nabuksan ko na to sa mismong store kasi need buksan. Ito yung watch and napili kong color is black. Para sa akin, hindi siya mahirap turnuhan ng mga straps. Then, ito yung sa charger. Cable lang siya, wala siyang adapter. And ito yung namang manual. Yung watch naman is may film protector and madali lang tanggalin yung strap if gusto mong palitan. Long press mo lang yung button sa side. Then, mag-open na. Since yung sa akin, naka-set up na, ganito yun na yung itsura niya pag na-open. Yan. So, pag nag-swipe left ka, yan. Yun yung heart rate, oxygen level, activity records, stress level, and call logs. Then, back mo lang. Tapos, pag nag-swipe down naman yung settings, then, swipe right yung weather and yung music. Since sa iOS ko siya i-connect, kailangan mo munang i-download tong Huawei Health. Once na download mo, magka-create ka ng account. Then, punta ka sa settings, dapat naka-on yung Bluetooth mo. Then, connect mo siya dito sa Huawei Watch Fit 2 FDO. Yung dalawa, yan, i-connect mo. Then, punta ka sa mismong app. Tapos, click mo lang yung device. Yan. Check mo if connected na yung Huawei Watch Fit 2. Yan. Connected na siya nyan. Tapos, dito sa may device, dito ka magpapapalit ng watch faces. Meron dito na free. Tapos, yung iba naman is may mga bayad na. Like, for example, yan. Yung mga yan. Kung gusto mo silang bilhin. Then, yung ito naman yung sayo. Yan yung mga free mo lang na watch faces. Tapos, click mo lang ito. Yan. Nakikita mo if connected na yung battery percent. Tapos, itong notification, check mo if naka-enable lahat. Then, punta naman tayo dito sa health. Ito, makikita mo yung mga steps mo and ilang calories na yung na-burn mo. Sa exercise record, dyan mo i-log yung exercise na ginawa mo for today. Tapos, ito yung sa healthy living. Meron siyang goal na kailangan mong tapusin within the day. And ito yung mga nakaset ko na goal. Pwede mo naman siyang i-edit. Depende yan sa'yo kung anong gusto mong goal ang magawa mo for today. Then, ito yung sa heart, sleep, weight management, stress, oxygen, blood pressure, and cycle calendar. Tapos, dito naman if mag-exercise ka na yan, madami kang pagpipilian. Outdoor run, indoor run, walk, and cycle. Tapos yan, 3K beginner plan, basic running plan. Tapos, ito yung sa mismong settings mo, sa mismong account. Then, sa notifications naman tayo. May nakikita ko na ibang reviews na hindi nag-notify yung sa SMS, Messenger, and yung sa call nila. Since nung una kasi nahihirapan din ako, ganito yung ginawa ko. So, sa mismong Huawei Watch, swipe down, then sa settings, tapos check nyo lang yung accessibility. Dapat naka open to palagi. Tapos, back lang. Then, punta tayo sa mismong Huawei Health na app sa devices. Tapos, click lang natin tong Huawei Watch Fit 2.
Then, punta tayo dito sa firmware update. Tapos, check nyo lang if may available na for update. Since yung sa akin is up to date naman siya. Yun. Then, punta na tayo sa mismong phone. Yung sa settings mismo. Tapos, punta lang kayo dito sa notification. Dapat laging yung show previews niya, always dapat. Then, hanapin nyo lang yung Huawei Health na app. Tapos, allow notification. Tapos, dapat lahat ng alerts, naka-check lahat yan. Tapos, yung show previews, dapat naka-always din. Then, punta kayo sa messages. Yan, allow notification, naka-on. Then, alerts, dapat lahat naka-check. Then, same din. Yung sa show previews naman is naka-always din dapat. So, try natin yung sa watch mismo. Ganyan siya kapag may nagko-call. Ayan. So, pwede mo siyang sagutin sa phone. Then, pwede ka ding mag-call back. Punta ka lang sa call log. Then, click mo yung tumawag sa'yo. Then, tatawagan na yung contacts na kinlik mo. Tapos, ito naman yung sa pag may nag-text sa'yo na mag-notify. Ayan. Sa messenger, pag may nag-chat, yan. Tapos, meron din siya, kapag may nag-email sa inyo, may mag-notify din na notification. Ayan, kapag may nag-email din sa inyo. So, ito yung sa music naman. Yung ginamit ko is yung sa Apple Music. Then, yan yung song na tatry natin. Swipe right lang, tapos makikita mo agad. Ayan. So, play. Pwede mo siyang ilakas. Pwede mo din siyang ihina dyan. Tapos, pwede mo rin siyang palitan gamit yung watch. Ayan. Sa akin, okay naman yung Huawei Watch Fit 2 and super okay siya for me kasi compatible siya sa iOS. Since sa iOS ko siya gagamitin and super worth it nung price niya. Pwede din tong gawing alternative sa Apple Watch since medyo pricey yung Apple Watch. Yun lang guys, sana magustuhan niyo tong video na to and please subscribe to my YouTube channel. Thank you!